Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ang primero ng Setyembre. Bermant na po. Happy Christmas taong 2014. Simula po ng pagbabago, simula po ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya't samahan nyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, Soul of Light, Dennis Principe. At ito ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Mailap na unang panalo sa FIBA World Cup. Aasintahin ang Gilas Pilipinas sa matchup kontra third-ranked Argentina ngayong gabi. Philippine Dragon Boat Team. Kumopo ng limang ginto sa katatapos na World Championship sa Poland. Multi-titled long jumper Maristela Torres. Pasok sa lineup ng Asian Games Bound Team Philippines. 2006 champion Maria Sharapova. Naglock sa fourth round ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. On, Colombian rider Nairo Quintana. Bagong overall leader sa 2014 Spanish Vuelta Cycling Race. Yan ang mga headlines, pa lamang detalye ng mga nagumusok na sports balita, narito na. Matapos na lumansap ng back-to-back losses, tila mas mabigat na hamon ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa group preliminaries ng FIBA World Cup sa Spain ngayong gabi. Ito'y dahil ang third-ranked Argentina makakatapat ng Chot Reyes-mentored squad sa kanilang ikatlong asignatura sa Group B. Umunang lumansap ng heartbreaking 81-78 overtime loss ang Philippine Quintet kontra Croatia sa opener noong Sabado bago sila yumukod sa 5th-ranked Greece 82-70 kaninang madaling araw. Dito ay ilang ulit na pinamunuan ni naturalized NBA center Andrew Blatch ang rally ng national team pero palagi may sagot sa kanilang atake ang Greek counterparts. Kumamadan si Blatch ng 21 points at 14 rebounds pero malino na hindi pumutok ang 3-point shooting ng Gilas team. Ang matchup ng Pilipinas at Argentina ay mangyayari mamayang alas 11:30 ng gabi oras dito sa bansa at ito ay mapapanood ng live sa TV5. Sa kaugnay na ulat upang lumabas pang lalo ang tapang ng puso ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup, naghanda ng insentibo para sa kanilang ang isang grupo ng Filipino-Chinese businessmen na masugid na taga-suporta rin ng Philippine sports. May report si Snow Badwa. Naglatag ng 1,000,000 pisong insentibo para sa Gilas Pilipinas ang tatlong kilalang Filipino-Chinese businessmen sportsmen. Sa isang mensahe na ipinadala sa PTV Sports ni Ever Bilena President Jusel Dosi, magtala lamang umano ng dalawang panalo sa FIBA World Cup ang ating pambansang koponan, ay handa silang bigyan ng pabuya ang mga ito. Kasama ang mga kaibigang sina Dr. Cecilio Pedro at Edward Chu, sinabi ni Sina misyon nila sa pooled incentive na ito na himukin at ipush pang lalo ang puso ng ating pambansang koponan na umusad sa next round ng pinakaprestigyosong basketball tournament sa mundo. Kasunod nito, sinabi ni Ginoong Sina full force sila sa pagbibigay suporta sa ating national team, patunay ang kanilang pagdayo pa sa Spain para masaksihan ang kampanya ng ating Gilas Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakahanay sa Group B kung saan matapos ang Croatia at Greece ay susunod nating makakabangga ang Argentina, Puerto Rico at Senegal. Samantala, nag-ikot naman ang PTV Sports at marami sa ating mga kababayan ang naniniwalang kaya pa rin umusad ng Pilipinas sa next round. Magaling naman yung player ng Gilas eh. Maganda naman yung pinakita nila ng first game. Merong pag-asa ng Pilipinas kasi tignan mo naman yung kalaban, taga matatangkad, pero ang lamang nila is 3 points lang, di ba? So, suporta lang talaga ng mga kababayan natin. Mamayang gabi ay ang former Olympic gold medalist na Argentina ang ating makakabangga. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nangako naman ang Filipino-Chinese Veterans Basketball Team na gagawin ang lahat para may depensa ang dual title sa ASEAN Championship sa Bangkok, Thailand. Nagbabalik si Snow Badwa. Magtatangka ang Pilipinas na madepensahan ang dual championship sa ASEAN Veterans Basketball Tournament na sisimulan dito sa Bangkok, Thailand bukas. Kampiyon sa 40 and 50 years divisions noong isang taon, ang Pilipinas ang muling babantayan ng Six Nation Tourney. Ayon kay 60-year-and-up coach Ed Stercy, taon-taon ay ang mga Pinoy ang literal na tinututukan ng mga club teams na kalahok.
dahil sa pre-practice natin, we're hoping na makakuha pa rin ang championship para sa 50 above. And sa 60 rin, marigay natin yung title. So kaya ba natin dual championship o tall order yun? Kaya naman, kasi nakita naman natin na matagal na nagkasama-sama. So sa tingin ko, kaya naman. So nilirespeto ba tayo dito? Oo naman, sa Pilipinas, powerhouse tayo. At dahil sa tindi ng puwersa ng Pilipinas, naniniwala naman si 50 and up shooting guard Danny Ching na tayo ang numero unong pinaghahandaan ng Thailand na ating pinahiya sa finals ng 40 and 50 and up noong isang taon sa Jakarta, Indonesia. Yeah, pare, may comfort ang Thailand eh. Kaya naman, i-expect namin na makakalaban eh. Pero last year, sino nakalaban niyo? Thailand din. Thailand din? Thailand sa Jakarta. So tingin nyo, re-race box sila ngayon dahil ano sa kanila yung home court? Oo, home court yan. Aba. At saka siyempre, maraming player makuukot doon eh. Home court, hindi na sila lilipat sa kabilang country. Last time, may mga ibang ano, hindi nakarating pa yung mga players. Ang kampanya ng Philippine Veterans dito sa Thailand ay suportado ng tatlong basketball godfathers na sina Ginoong Terike, Jimmy Lim at Edward Cho. Mula dito sa Bangkok, Thailand, Snow Badwa, PTV Sports. Nipat naman tayo sa water sports. Nagpamalas ng lakas sa katatapos na World Championship sa Poland ang Philippine Dragon Boat Team. Limang ginto ang hinakot ng mga national paddlers sa five-day meet katapat ang mga powerhouse rivals sa Russia, Sweden, Ukraine, host Poland at iba pa. Narito ang report ni Ms. Arian Malyari. Ikinatuwa ni Philippine Canoe Kayak Federation President Joni Go ang 5 gold medal haul ng mga national paddlers sa katatapos ng World Dragon Boat Championship sa Poland. Ito'y dahil sa kabila ng pagiging bagito ng pambansang koponan, ay nagawa pa rin nilang makipagsabayan sa mga bigating karibal tulad ng Russia, Sweden, Ukraine at host Poland. Pinagharian ng National Seniors Men Team ang 10-seater 200 meters at 20-seater 200 meters. Namayani ang Seniors Mixed Squad sa 20-seater 200 meters, habang nangibabaw naman ang Juniors Men Team sa 20-seater 200 meters at 10-seater 500 meters. Bukod pa rito, kumopo rin ang koponan ng 3 silvers at 3 bronze medals sa 5-day event. I never expected na ganito yung magiging performance nila. They got medals, no, in all events that they participated. Kasi these athletes are young and 8 months old pa lang tong team na to eh. So, yung mga nakalaban nila is siguro times 3 ng size nila. Kaya nagulat din ako when they sent me the photos kung ano yung itsura ng mga Swedish, ng Polish, ng Hungarian. Talaga ang liliit naman natin. Pero kahit ganun, lumaban pa rin sila. Samantala, ibinalita naman ni Go na walang balak na mag-relax sa ensayo ang mga Pinoy paddlers dahil batid nila na mabigat ang hamon na naghihintay sa kanila sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na taon. Pinakamatinding laban na susunod na haharapin nila is on June next year for the Southeast Asian Games. Hindi po tayo pwedeng mag-relax, no, dahil alam din naman natin na Southeast Asia is also top, no, country. Top din sila sa Dragon Boat. Nandiyan ang Indonesia, nandiyan ang Myanmar, nandiyan ang Thailand, no, na magagaling din. Kaya pag-uwi nila, yung gagad po yung paghahandaan natin. Bukas nakatakdang magbalik sa bansa ang National Dragon Boat Team, kung saan isang mainit na pagsalubong ang inaasahang ipagkakaloob sa kanila ng mga top sports leaders ng bansa. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa athletics, pasok sa lineup ng Asian Games Bound Team Philippines si multi-titled long jumper Maristela Torres. Ito'y matapos ang kanyang impresibong performance sa Singapore Open kung saan kumopo siya ng ginto sa kanyang paboritong event. Narito ang aking report. Hindi nawala ng pag-asa si long jump queen Maristela Torres na makapapasok siya sa Team Philippines ng papalapit na Asian Games ngayong buwan sa Incheon, Korea. Ilang linggo matapos lumagpak sa tryout ng Asian Games Task Force sa Field Sports Track Oval, bumawi si Torres sa Singapore Open nang kunin nito ang nasabing titulo ng event sa talon ng 6.45 meters. Sa trial sa inilatag ng Philippine Olympic Committee,
tumalon lamang ng 6.17 si Torres na malayo sa itinalagang 6.37 mark ng Asia Task Force. Ito na. May Singapore open. Parang kahit hindi na ako masyadong nagtatanong kung i-consider na o hindi. Basta ako, magpa-perform ako. Mm-hmm. Yun po yung talaga nagpo-concentrate ako. Bahala na ko, tanggapin mo nila o hindi. Basta ako, pag-iigayan ito. Sa ngayon ay target ni Torres na umabot sa 6.50 meter mark, ang talo na halos magtitiyak ng isang medal finish ng Asian Games. Sa target ko po talaga yung PT ko ay sure na sure po yung sa gold medal. So, bakit hindi? Yun po talaga ang target natin ay manalo doon. So, sa akin naman ngayon, kahit anong medal po, basta para sa Philippines po, sa itong Asian Games ay... Siyempre, nag-aim po ako ng medal for Asian Games. Hindi rin umano malayo ang magugi si Torres ng gold medal dahil ang personal best nito ng 6.71 meters ang isa sa pinakamalayong talon sa Asian Games. Kasalukuyan na sa bansa ng si Torres at nagpapakondisyon na lamang upang mabuti nito ang peak performance para sa Asian Games na magsisimula sa September 19. Edad at popularidad ng car racing sa Pilipinas. Ito ang pangunahing misyon ni PhilSwiss race car driver Marlon Sackinger sa kanyang pagbisita sa bansa. Muli, narito ang aking report. Umaasa si Marlon Sackinger na isa siya sa mga magiging mukha at prime movers ng car racing dito sa Pilipinas. Ayon kay Sackinger, nais siya maging katulad ng young husband brothers Phil at James na sila nagbigay ng kasikatan at atensyon sa football dito sa Pilipinas. Nitong Sabado ay ipinamalas ni Sackinger ang kanyang kakayahan nang imaneo nito ang pamosong racing car ng Lotus F1 team, ang Formula Renault 3.5 sa loob ng Bonifacio Global City sa Taguig. Of course, the young husbands did a lot for football here in the country. I hope to achieve the same and raise awareness for the sport. I mean, I know at the moment I'm the only one doing what I'm doing right now in terms of the level that we're at, but hopefully that will inspire younger kids, the younger generation to get into it. Nalalapit na si Sackinger na maging kauna-unang Filipino race car driver na pumarera sa F1 race dahil kasalukuyang miyembro na ito ng Lotus F1 Junior Drivers Team. Sa tulong ng Filipino race car enthusiast at maging ang mga private entities, ay umaasa si Sackinger na kanya makukuha ang pangarap ng lahat ng race car drivers. Hopefully sooner rather than later, but of course I have to always get the good results, get the support of the country, and get the sponsors necessary to achieve that goal. So hopefully that will help with all of that by doing this event. Ang PhilSwiss na si Sackinger ang unang Filipino rider na nagwagi ng isang formula race sa Europe. Napanunan din ni Sackinger ang ilan sa mga prestigyosong tournaments katulad ng 2006 Asian Karting Championships, ang 2007 Philippine Rotax Max title at 2008 Formula BMX Pacific Scholarship winner. Sa iba pa ang balita, dahil sa kanilang dual championship sa UAP Cheer Dance Competitions noong isang taon, hindi naiwasan ng management ng National University Bulldogs Pep Squad na purihin ang kanilang coach na si Gika Bernabe. May report si Ms. Maho Carpio. Siya si Ms. Gika Bernabe, ang magandang mukha na gumising sa mabangis na damdamin ng National University Bulldogs Pep Squad. Ang dating star player ng Far Eastern University ay sinasabing hindi takot sumubok sa mga mapangahas na bagay. At ayon kay NU Assistant Coach Gabby Bahakan, talagang puno ng creativity at tapang sa dibdib si Bernabe. Very creative yung mind niya kasi siyempre sobrang nakakontil lang siya nung cheering namin time. Ngayon nung naglumabas na siya sa pep squad nung sa FEU, ngayon mas gusto niya mag-explore ng new things. Feeling ko yun yung naging way rin, kaya ganun siya ka-creative rin sa mga kung ano-anong bagay na naiisip niya sa cheering ngayon. Sa panig naman ni team manager Patricia Chunsim, ini-interview pa lamang nila para sa posisyon ay nagpakita na ng tapang, disiplina at maayos sa sistema si Bernabe. Nung in-interview namin, in-interview namin siya, tapos nakita namin na highly recommended siya sa amin. Oo. Na, and very good siya. And you know, syempre galing din siya sa
alam niya yung nakasama na niya itong mga kasama yung mga coaches eh. Sa isang team sila galing. Ang NU Pep Squad ay nakatakdang magdepensa ng titulo sa UAAP Cheerdan Championship sa Araneta Coliseum sa Setyembre 14. Para sa PTV Sports, Madjo Carpio, Telebisyon ng Bayan. Gika pala, hindi gika. Chika! Samantalang basahin naman natin ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Arian Malyari. Houston Rockets jersey na ang isusuot ni veteran guard Jason Terry sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Kanina ay isang source ang nagbalita na ipapadala ng Sacramento Kings sa Rockets si Terry at ang dalawang future second round draft picks kapalit ni swingman Alonzo G at ng isang non-guaranteed contract. Ang 36-year-old na si Terry ay na-acquire ng Kings mula sa Brooklyn Nets sa trade deadline noong nakaraang season. Pero ni minsan ay hindi siya nakapaglaro para sa team dahil binagabag siya ng left knee injury. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni five-time champion Roger Federer sa men's singles ng rain-delayed US Open sa Flushing Meadows, New York. Kanina ay pinatalsik ng second-seeded Swiss Master ang nakaduelong si Marcel Granollers ng Spain. 4-6, 6-1, 6-1 at 6-1 tungo sa pag-abante sa first round ng season-ending Grand Slam tournament. Natalo muna si Federer sa opening set bago niya kinontrol ang laban sa sumunod na tatlong sets. Humataw siya ng 57 winners at nakagawa ng 27 unforced errors sa larong tumagal ng mahigit 2 oras. Target ni Federer na makasungkit ng 18th Grand Slam singles title. Sa US Tennis Open pa rin, pasok na sa quarterfinal ng women's singles si 10th seed Caroline Wozniacki ng Denmark. Ito'y matapos na ma-upset niya si 5th seed Maria Sharapova ng Russia, 6-4, 2-6 at 6-2 kanina. Pinaghatian muna ng dalawang tennisters ang unang dalawang sets bago nakabreak ng 2 beses si Wozniacki sa third and deciding set. Isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng backhand winner sa final point ng match upang maikasa ang pakikipagsagupa kontra 13th seed Sara Errani ng Italy sa round of 8. Sa golf, inagaw ni Russell Henley ang liderato sa 3rd ng aksyon sa Deutsche Bank Championship sa Norton, Massachusetts. Kanina ay pumalo ang 25-year-old American ng 6-under-65 sa TPC Boston course upang lumamang siya ng one shot laban sa kanyang compatriot na si Billy Horschel. Humataw si Henley ng 7 birdies sa kanyang round, kabilang narito ang 3 sa par 3s. $8 million ang total prize money na nakataya sa 2014 Deutsche Bank Golf Championship. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na naman ang 2014 Spanish Vuelta Cycling Race. Siya ay si Nairo Quintana ng Colombia na tumapos ng 14th ng Mountainous Stage 9 kagabi. Umatake ang 24-year-old rider sa final climb upang hawakan niya ang 3 seconds sa bentahe overall laban kay Alberto Contador ng Spain. Ang top honors ng 125-kilometer race ay inangkin naman ng isa pang Colombian na si Winner Anacona sa clocking na 4 hours 34 minutes and 14 seconds. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Balitan, kwentuhan, interactive portion sa pagbalik ng inyong paboritong PTV Sports. Ako po si Kevin Alas, nanonood po kayo ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. Hi, Dennis. Hi, Nicole. How are you? Okay lang. Ito, medyo may... ano pa? Parang ano pain or what? Ay, oh, medyo na... Okay na, okay na. Okay na. Okay, okay. Okay. Dahil baka nagtatanong yung mga viewers natin. Yung sa may hot sauce, even nadulas ako. Nakita ka ba nila? Oh, nakita ko sila, sila hot sauce. Congratulations sa balita ko. Maganda. Yes, it was a very successful event. A lot of people came and natuwa sila lahat kay hot sauce sa mga moves niya, nakakatuwa. Ang streetball pala na kasi is similar to the normal basketball, but okay. The difference is they do different moves. Mm-hmm. And parang ano yung chine-challenge na isa't isa? The moves. Yeah, parang their tricks. They play tricks on each other while they play basketball. And how was your hosting gig? Oh, it was fun. I enjoyed it. Talaga? Yeah. Tapos pinakanta pa nila ako ng ano, national anthem. Ah, yes.
ng Philippines, syempre. Kantayin mo nga, buo. Ngayon. Okay, J. Rafael Lapid, no, nanonood sa atin ngayon. Hello. Parati ito nanonood sa atin. Paano ito ng NLEX? No, tsaka si Mike Policarpio, Kat Trivino, tsaka si Jocelyn De Guzman ng Globe Telecom. Doon ako nung Saturday, yung kay Marlon Stockinger. First time ko nanood ng isang event na involve ang isang F1 car. Ganun pala yung F1. Talaga? Alam mo yung parang, kasi sa Bonifacio Global, syempre maraming buildings yung area. Yeah. Tapos yung car was hundreds of meters away pa. Tapos behind yung mga buildings. Mm-hmm. Parang alam mo yung parang yung may dinosaur na sumisigaw. Parang, parang I had the feeling na ganito pala pag may Godzilla. Godzilla, wow, ganun pala yung ganun. Feeling. Oo, tsaka ano, it was really fun. And doon ko na, parang siguro yun yung adrenaline rush ng mga nanonood ng F1. No, yung engine itself. Yeah, the grabe, sound it was, itself. That's cool. Alam mo, sabi ko nga ako, matagal na ako nagko-cover ng sports. And one of the reasons kung bakit ko nasabi na dapat sa sports ako is because I never get carried away with the games, kahit na yung Philippines versus foreign countries. Yes. Pero doon, all the first time ko, parang ganun pala. Oo. So sabi ko, from that time on, Saturday, ko-cover ko na itong sport na ito. F1. It's exciting din pala. Oo. Yan. So, congratulations kay Giselle and company. Congrats! What do you think about the performance of Team Gilas? Kanina. Kanina umaga. Ano, kahit na 0-2 tayo, I still believe na we performed beyond yung expectations ng marami. Dahil sinasabi nga na medyo itong event na to mabubugbog tayo. No? Yes. Kasi yung mga kalaban natin, so talaga big. Mga veterans na ng world stage. And first time natin after several decades na. That's diba? Right. So, yun nga, ina-expect parang ano tayo, lalamang ng 20, 30, and we'll never get any chance, you know, of even giving our opponents a good fight. Yeah. Pero tooth and nail, lumaban tayo. Lumaban. At nakahabol din actually ang Philippines. Correct. Oh. I was watching. It was exciting. I was really hoping na mahabol talaga. Pero yung Argentina, medyo nag-struggle against Croatia. So, Argentina will be our next opponent. Yes. So, who knows? Baka naku, sana mamaya. Abangan natin lahat yan. Sana marinig ko mamaya yung theme song na Don't Cry For Me. Argentina. Tatawa si Boss Pat, oh. Panahon mo yun, eh. Okay, so Nicole, paano sila makakasali sa atin? Oh, sige, for those who want to join our kwentuhan, you can send your messages via the following, facebook.com/pdv4sports or twitter.com/pdv4sports or emails at pdvsports@mail.ptv.ph. Still, wala pa rin kami mga texts, so focus lang tayo dito ngayon. I'm just letting the Facebook load first, so maybe we can read from our tweets. Sige, go ahead. Ito, ka-Efren. Ka-Efren. Sabi niya, I'm ready to defend the 3 stars and the sun. Wag muna. Oh, sige, wag muna. Okay. Okay, let's sino pa? Read some more. Refresh mo siguro, Nico. Oo nga, medyo mabagal yung net natin ngayon. Ganun ba? Oo, yung Facebook mo, naka-freeze lang siya. Oo nga, ano. Try natin itong aking, ano. PTV page. Itong aking, internet siguro. Sa phone. Maraming salamat kay Giselle ng Globe. Sabay ganun eh. No? Okay, so text lang. Ay, hindi. Twitter at Facebook. Facebook para magkwentuhan tayo. And I'm sure marami sa inyo dyan na merong nasa isipan, no? Kung ano yung inyong analysis about yung ating national team, Gilas Pilipinas. And by the way, I saw pala Billy Santos. Oh, si Billy ang agaron. Nandun siya. Di ba nakita mo din siya? Hindi, baka kala sa Spain, ha? Sa ano? Sa may hot sauce? Sa hot sauce event. Oo. Yes. Maraming salamat kayo. Si Billy talaga avid fan ng basketball. Nung tickets. Ano, raffle. Yeah. Oh, sige, sandali lang, ha? Set lang natin. We're just fixing the internet connection. Ayan, okay na ba? Ayan. Pero nakakonect pa rin siya sa internet. And mamaya yung game natin na alas 11:30. Kita nyo naman na wala kami narito. Anong tawag doon? Yung insecurities. Papalabas sa TV5. So, binanggit namin. Papalabas sa TV5.
di ba? Kaya ba na ibang stations yun? Sasabihin, PTV Sports sa PTV. Okay, connecting to the network is taking longer than usual. Magsasalita lang ako, baka. Yeah, it's okay. Have you seen the commercial? Tinawagan nga natin si, ano, ha? Nung Gilas. May ano commercial yun? Sila na ginawa, yung Nike commercial. Marami silang commercials. To support the Gilas for the FIBA. Ang ganda. Talaga? Dapat mapanood mo siya. Oh, sige. Magtatawag lamang tayo ng isang expert and para pag-usapan natin itong ating campaign. No, sa FIBA World Cup. Yes. Siguro si Paring Noel Sarate ang tawagan natin dahil ito mahusay ito eh, no. Mm-mm. Tsaka maganda pag si Noel kasi may kasama ng ano, may kasama ng volleyball. Ah. Oo. Yan, sige, tawagan ko ha. Ah, okay ba to, Mike? Ruben Castillo. Okay to, Mike, ha. Okay. Sige, tawagan natin para makakwentuhan natin si Paring Noel Zarate ng Yahoo Sports. Ayan, nagre-ring. Basta Yahoo Sports, mauhusay ang writers dyan. Kaya wala ako dyan eh. Ganon? Nasa ano ako, Solar Sports Desk. Ah, Sports Desk na lang pala. Sportsdesk.ph and Rivals.ph. Dalawa eh, no? Ba't ayaw sumagot? Okay na to ha, si Paring Noel Sarate. Nicole, kumusta dyan? Wala pa? It's still unable. It's dead. Nawala na yung connection. And we're dead. We're doomed. We're doomed. Kuya Ruben, sa akin, ayaw ba? IT, please. Oh, wala internet. Walang bumapasok na... Okay, so, ano pa ba mga update? Ay, sumagot, ha? Si Sob Adwa, kinocover niya yung ano, yung... Di ba he left na? Above 50 ba yun? Uh-huh. Player ba siya ron? Hindi ako He's sure. He's not above 50? Hindi naman natin magkocover lang. Ayan na, meron na. Oh, wait lang. Ayan na. I just have to open relax, the page. Relax, relax, relax. Stress na ako eh. Ang bagal okay ng internet. Oh, oh. And, oy, congratulations din kay Maristela Torres dahil finally, she was able to make it no sa national team po natin. Ah, yes. Long jump. Oh. Kasi, yung mga reports before, sinasabi, wala na siya, hindi nag-qualify. Pero yung report naman natin, medyo open pa eh. Para yes, meron po yung chance. There's a possibility. So, mm-hmm. Because she herself, nung na-interview natin nun sa May trial, sa May Ultra, sabi niya, she was still hopeful. Oo. So, binigyan natin yung ganong privilege na yung ating balita, no, hindi natin close na porkit nag-fail siya rin sa May tryout, eh sinabi natin na wala na. Hindi. She failed in that particular tryout, yung story natin, but yun nga, yung upsound niya saying that, stating she's still that... being positive. Oo, dahil yung Singapore Open, sasalihan pa niya. Oh. And true enough, no, she won the gold sa Singapore Open, 6.45 yes. meters. Great, congratulations. Nakapanood ka na ng long jump? Long jump? Exciting oh, sport na yan. Nakapanood ako, pero college. Oh, exciting, di ba? Mm. Kasi iba parang, kung hindi mo involve yung sarili mo, alamin yung sino yung lalaro, anong jump, whatever. Wala, hindi mo appreciate. But when you get to know, you, anong dapat aim. And you see it yourself. Oh, iba talaga yung exciting, feeling. Exciting, exciting. Yung sport na long jump and it is taking us long. Yeah. Jump muna tayo. Jump muna tayo. Hala, parang Ruben. Ha? Parating na. Parating na. Okay. Saan galing? Sa Cubao. Ayan na. Sige, meron tayong guest. Our guests from Oh, gap muna tayo. 5:30 naman eh, no? Philippine Standard Time. We will be back, mga kaibigan, and hopefully, masasagot na po namin ang inyong mga Twitter at saka Twitter. Facebook. Me and Nicole magbabalik yes. after these reminders. Stay tuned. Hi, my name is Michelle Dadeen of Signal HD Spikers. I watch BTV Sports. Welcome back to PTV Sports and thank you to our IT. Now our internet is functioning well. And thank you to your Wi-Fi. Oh, nga. Thank you, kay Giselle Guzman. Yes, and I got an update from Arian. Our Philippine Dragon boat team is coming back tomorrow from Poland. And Poland. This is the World Championship and they won 5 gold medals. 3 silvers. Oh, wow. Galing nila, diba? Congratulations. Ay, report natin nga pala kanina, yes. 5 gold medals. So. Oo. Ayan, dapat inaano natin. Yan ang puso. Oo. Ang nakakatuwa. Diba? Imagine dapat mo, 5 gold medals. Natin, ano? Sana mag-guest dito, no? May guest natin dito sa ating sports. Arian, dapat mag-guest natin sila. Oh, assignment pa yan. Okay, so okay na yung ating Twitter at saka Facebook, Nicole. Yes, let's start reading from our Facebook messages. Ito si Laurel Ruel
Acebron. Acebron. Yes, sabi niya. Si LeBron. Gandang hapon po. Bakit po di pwede maglaro sa Gila si Parks? Samantalang si Rubio. Rubio ay 18 pa lang, dati ay nakalaro na. Pakibati sa lahat ng Lao Anganon in Laoang. Northern Samar, especially kay Sir Dagi Obieta, na araw-araw nanonood. Wow. More power and God bless. Thank you. Yan, maraming salamat kay Sir Dagi Obieta at saka kay Laurel Ruel Acebron. Yes. Laurel, actually, si Ray Ray Parks is eligible naman to play for us. Kaya lang, syempre, kailangan kunin ng coach or siya mismo kung gusto niya. Willing siya. Uh-oh. Eh, di ba nga, nung binubuo yung Gila, supposedly parang kasama siya sa training pool. Pero, he opted na mag-try his luck muna sa ano? Sa States. Sa NBA. Sa NBA. Oo. Kaya, pwede naman. Pwede si, ano, si Ray Parks. Actually, eligible nga siya to play for the PBA. Oo. Which means, eh, PBA, di ba, kailangan Philippine, ano ka? Di ba, Filipino citizen. So, pwede naman. Kaya lang, siguro, because of the circumstances, kaya hindi nakasali ngayon si Ray Parks. Yes. Ayan. Okay, maraming salamat, ha. Thank you. Alright, let's read from Obet Bulan. Sabi Bulan niya, gandang hapon, Sir Dennis. Super cute, Nicole. Ask ko lang po kung bakit ikaw, wala. Ikaw, super cute ako, sir lang. Sayang naman yung bis ko. Maganda nga, eh. I also like the shoes. Okay yung camera natin. Okay. Mumurahin to, eh. Pero mukhang mahal, oh. Diba, ano? Oh, sale ito, eh. 70, oh. Ito ang tanong ni Obet, kung bakit wala sa lineup ng Argentina si Ginobili. Ginobili. Manu, yes. Ginobili. Yes. Thanks po, more power. Pabati naman po, Bulacan family. Bulan family. Lagi nanonood ng number one PTV Sports. Ooh. At pa-fansign naman po kay Miss Nicole. Oh, yan. I'll try. Si Obet Bulan. I'll try to fansign. Make. Okay. Ayan, so, Ginobili, parang ano ata, parang Spurs ata ang... Or siya ata nag-opt na wag na munang maglaro. Sumali. Dahil medyo si Manu Ginobili, ano na, Manong na eh. Manong Ginobili. Parang ako sakit ang tuhod ko dahil dyan kay hot sauce. Oh. Oo, na chili oil tuloy yung tuhod ko. Na chili oil. Oo, so I think it was either personal or yung San Antonio Spurs ang nag-decide ang na mag-decide. Wag siya maglaro sa Argentina. Mm. Pero okay nga yun eh, dahil kagrupo natin, di ba? Yes. Yung Argentina, so one less problem for later our na team. Mamaya, 11:30. Okay, next. Alright, si Ace D. Rogers naman. Sabi niya, hello po, Sir Dennis. Eligible po ba si Jordan Clarkson at Muala Tautua sa Gilas Pilipinas. Ang alam ko, si Muala Tautua is eligible at meron ng balita na by next year, baka pumasok siya sa rookie draft. Oh, nice. Okay. Si Jordan Clarkson, na baka next week makakausap ko, antay lang kayo. Wow! NBA yan, di ba? Lakers. Oh. So, tanong natin. Pero ang pagkakaalam ko, parang hindi ata because uno na hindi siya Philippine passport holder. Tsaka doon talaga siya lumukay. But meron siyang dugong Pinoy. But because of probably technicalities, kaya hindi siya... Kaya hindi. Eligible. Pwede sa national team. Okay. And even sa PBA. But, alright. Who knows, diba? Exciting, makakausap mo pala siya. Ah. Yes. Yeah, galing, ha? Next week. Subukan natin, ha? Anong tawag dun? We're trying to work it out. Maging guest natin sa radio. Nice. Exciting. Phone patch na naman. Phone patch. Pero exciting pa rin yun. Siyempre. Diba? Okay. Okay, let's read some more from Michael Andrew Guevara. Sabi niya, is it true na nag-bid po tayo for FIBA World Cup sa 2019? Malaki ba ang chance ang mag-host tayo o maganap ng FIBA World Cup sa Pilipinas? Arian! Is it? Si Arian, may tatawagin lang tayo. Ha? Si Arian, come here. Okay. Oh. Yung meron tayong balita na parang ano ata, yung 2019 may planong mag-bid ang Philippines to host the, to FIBA, host the World. FIBA World. And to say, to ask, or if you're asking na meron tayong malaking chance, I believe so. Because una-una, we had a successful hosting ng FIBA Asia. Yes. Diba? At bukod pa dyan, meron pa tayong isang grandiosong arena, yung Philippine Arena. Yeah. So marami tayong options. And of course, yung passion ng ating mga kababayan because definitely yung mga events dito mapupuno, no? Yung FIBA World kung magkataon. Dahil ang ating mga kababayan napakahilig
sa basketball. Yes. So may number chance. Number one sport in the Philippines. Tignan natin kung merong info si Noel Zarate. Paki-set kung pwede si paring Noel Zarate. Thank you, Zarate. Arian, ang ating lovely PA ngayon. Yeah. Reporter, PA, BTV Sports. Editor. Okay na siya, si Noel Zarate. Pumayag ba? Baka mamaya na gano'y. Shall we, would you like to read one more message? Hindi kumain yan eh, si Noel. Sino? O, sige, basa pa. Ito, si Ethan Trembly. He's commenting regarding the Gilas team. Sabi niya, more playing time for Junmar. Puro dribble si Alapag, kaya madalas siyempre, shot guard, clock eh. Violation dribble. Tayo. Oo, oh, diba? One point guard si ano eh. Oo. Alapag. Ano nga yun? Padala natin kay Coach Chot Reyes siguro. Oh, yung idea ni Ethan Trembly. Maraming salamat, Ethan. In the meantime, maraming salamat din sa pagsama sa amin. Paring Noel Zarate ng Yahoo Sports Philippines. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, partner. Yes, partner. Kasama ko ngayon si Nicole Ramos. Hello. Yeah. Hi, Nicole. Hi. Okay. Paring Noel, siguro briefly, yung ating campaign sa FIBA World Cup, anong iyong brief na analysis about yung campaign natin overall, partner? Ang maganda sa atin kasi napakaliit natin, ang baba ng ranking natin, mukhang ino-overestimate tayo ng mga kalaban natin. Mm-hmm. Nakita naman natin, kung nashoot lang ni Jeffson yun, iyak sana Croatia ng game 1. Tapos kung nakashoot lang tayo ng marami kanina, di iyak din sana Greece dito sa ano sa laban nila sa Gilas. This is a very, very, very determined team na alam nila after that Croatia game na kaya nilang manalo sa group stage. Baka dalawa, baka mahigit pang dalawa. Okay, so tingin mo, Noel, with our next schedules, ano, Argentina, Puerto Rico, and Senegal, meron kaya tayong chance na makuha ng panalo with any of those teams na ano natin, makakalaban? Well, actually, mamaya Argentina kakalaban natin. Argentina, mapayang alas 11, no? Itong Argentina, tinalo natin ng Croatia ng 5 puntos. Tayo, in-overtime pa tayo ng Croatia. Ngayon, hindi ko alam kung mauulit natin yung maganda shooting na ginawa natin against Croatia. But if that is possible, aba, makakamote rin sa atin yung mga taga-Argentina. Tandaan din natin, Dennis, na itong Argentina na ito, saksakan na natanda yung mga ibang player nila. So, although may mga youth na, may mga bago silang player naman dyan, pero yung mga key players sila, like Luis Scola, Pablo Prioni, Walter Herman, yung mga Leo Gutierrez, matatanda na yung mga yan. At saka, baka takbuhan lang sila ng takbuhan ng Gilas. Okay, so, pero tingin mo yung factor na yun ng sila natalo sa Croatia, hindi kaya parang maging mas maano sila, parang mas ma-motivate to, kumbaga, to recover from that loss by winning against us. Eh di, baka may halong gigil din yun. Siyempre, makikita nila, oh, ito Pilipinas, maliliit lang to. Baka daanin tayo sa gigil. Baka magulat yung mga taga-Argentina na yan. Itong pagkatalo nila sa Croatia, alam naman natin na pound for pound, dapat mas magaling talaga yung Croatia sa kanila. And yet, in overtime natin sila. So, also, baka may pumasok na gigil factor dyan sa Argentina, baka magulat na lang sila sa ibigay ng Gilas mamaya. Yun, okay. So, Noel, si Nicole, meron tatanong sa'yo. Hello, sir. I have a question. What do you think are the adjustments that Team Gilas needs to do to prepare for Argentina? Well, yung adjustment natin, actually, yung katanungan na lang talaga dyan, kamusta yung tuhod ni Andre Blatch, no? Alam naman natin, medyo ika-ika sa kapon. If Andre Blatch has had enough time na makarecover, hindi na kailangan masyado mag-adjust. Yung problema lang naman natin against Greece, hindi tayo nakashoot. And face it, si Green Greece, kita na scout din tayo ng konti, so nakita nila yung mga iba nating weakness. Pero if makashoot lang tayo, the way that itong si Coach Chot plans yung mga outside shooting natin, makadali lang tayo ng kahit kalahati lang ng in-attempt natin kahapon, malaki chance natin against Argentina. Okay. And in a way, Noel, ano ba yung in a way, kinagulat mo rito sa performance ng, ano, ng ating team na hindi mo na-expect since kinocover mo itong, ano, itong team natin? Well, ako, gulat na gulat ako nung una doon sa Croatia. Yun talaga napakita natin kung gano'ng kasipag, kung gano'ng ka-determined din yung ating grupo. Tama yung sasabi, laban Pilipinas, puso. Pinakita nila yun against Croatia. Yung Croatia talaga, nakita mo yung coach, Yasmin Repesa, hindi alam ko nung gagawin eh. Sa ginagawa natin, pati yung mga commentator nga na taga, ano, na nandun, sinasabi na the Philippines is very unpredictable. You cannot pass the ball around when the Philippines is there kasi baka masundutan lang kayo. Dire-direcho na naman yung para sa opensa natin. So, again, we have overachieved. Hindi ko man sabi ko overachieved kasi si Coach Chot from the start believes that we can actually enter the second round. Eh. So ngayon, ako naniniwala na rin ako sa paniniwala niya. I'm sure millions of Filipinos also share na, kaya yata natin umabot ng second round. Okay.
Pero tama ba yung assessment, Noel, na itong team natin ay tipong ano, yung live and die sa three-point area or sa outside shooting? Well, yung kaya nga natin kinuha si Andre Blatch. Ano? Andre Blatch kagabi, 21 rebound ang kinuha noon. Mm-hmm. Ngayon, yun lang, si Andre Blatch minsan nawawala sa flow ng opensa. Pero I'm sure, 3 games in, this is our 3rd game kontra sa Argentina, eh mukhang makukuhanan niya yun. Eh. Even came out in an article saying that he trusts his teammates 100%. So, I think the game against Argentina mamaya will prove it. Yung outside shooting talaga, that's one of the factors na kailangan nating ibigay talaga. That's yun lang, yun ang pag-negate natin ang kahit. Eh. Now, if Andre Blatch 100% o kahit hindi 100%, wag lang siya ika-ika, tapos nakapasok pa siya ng flow ng offense, aba, maganda chance natin against Argentina. Okay. And finally, Noel, ikaw ang aming pinapanood dito tuwing hapon, no, sa volleyball. Yung boss mo parati naririnig namin, yeah. Eh, meron bang update sa Shaky's Philig ngayon, pare Noel? Ay, natapos na Shaky's Philig no Sunday. Congratulations nga pala sa Philippine Army at nakuha nila yung kanilang pangalawang kampiyonato sa Shaky's Philig. Ano, that's their 2nd championship of the year. Kasi nanalo rin itong Philippine Army sa as generica, doon naman sa Philippine Super League. Ang lakas talaga nitong team na ito. At saka yung kanilang batang-bata na si Jovelyn Gonzaga nakakuha rin ng finals MVP. So, Philippine Army, congratulations. Cagayan Valley, tinalo po nila sa finals, the defending champion. So, it takes you have if you want to be a champion, you have to beat a champion. Yun ang ginawa ng Philippine Army kahapon. Okay, and the next conference, Noel? Well, sa Shaky's Village, ang next conference natin is on September 21 nang simula noon. Yan ang tinatawag nating open reinforced or invitational. May mga imports, may mga guest players na nakasama dyan. As of now, confirmed, 6 na team. Pero ang napabalita-balitaan ko, may 2 pa o hanggang 4 na kupuna na gusto ko sumali sa ating Shaky's Village invitational conference which starts on September 21. Mm-hmm. Okay, and with that, Pari Noel, maraming salamat thank sa pagsama so sa amin. Maraming salamat. Oh, tayo pa. Enjoy kami sa mga write-ups mo dyan sa Yahoo Sports. Maraming salamat. Okay, Pari Noel Zarate, ito yung kapartner ko madalas. Meron din niya sa boxing, maalam din to sa boxing. Wow. Oh, itong si Noel. Malinaw. Broadcaster eh. Yan si Pari Noel Zarate. Ayan, nakapatay na. Malakas nang kumain. Sabay, ganun. Okay, so tuloy pa tayo. Meron pa tayong break. O basa meron pa tayo. Ba? Sige, basa muna. Pa tayo. Pang signal. Ito si Joseph Shello. Sabi niya, may chance pa ba ang Gilas na maka-move on to the next round? Update na din sa Barangay Ginebra, San Miguel. Salamat. I think kung maka 2 out of 3 yung next 3 games natin, baka may chance. Kasi Argentina natalo. Eh, kung tatalunin natin. Diba? Or siguro yung Puerto Rico or Senegal. Oh. Dahil apparently, yung Croatia na lang ang undefeated eh, no? Sa grupo natin, lahat. Meron na. May talo na. Diba? So, kung makadalawa tayo, eh, tapos nga sabi nga ni Noel kanina, yung Argentina, medyo nirarayo mo na tayong mga players nila, no? Parang ako, masakit na yun ako. So, there's hope, di ba? Yes. Dahil una-una, yung dalawang talo natin, hindi naman yung talo na parang madidemoralize ka. Oo. All throughout, eh. Don? Yes. It were defeats that would probably, yung type of defeats na sometimes napupush yung mga players to do better. To do even better. Oh, the next time around. So, mamaya, 11:30, puyatan tayo, ha? Oo nga eh, napupuyat ako dahil dyan. Oh, kami, ni Ate Queenie mo, magkakapil lang kami mamaya. Habang nanonood, walang beer. Coffee break. Yan, coffee break kami, 11:30. Dahil puyatan ito. Ano kami mamaya, Kuya Germs, walang Kuya tulugan. Kuya Germs, hi Queenie. Okay, so next, Nicole. Ito si Zian Marco Lumanlan. Mm-hmm. Sa Idol Dennis, ba't po hindi masyadong nakakalaro si Gary David. Salamat. Okay. Well, wala namang report of any injury. Pero si Jeff Chan did well kasi magkapareho siya ng pwesto. Yung first game, he went, parang he connected 4 3-pointers. Mm-mm. And syempre, coming off that wonderful game kay Jeff Chan, you would expect na yung game 2. Siyang gagamitin. Pero yun ginamit nga siya. Yun nga lang, medyo inalat si Jeff Chan. So baka mamaya, baka sa... Tsaka yung element of panggulat. Yeah. Meron ganun eh, no? Surprise! Remember si Gary David, yung FIBA Asia, for a while, he struggled, tapos ninalabas agad. Pero nung, I think yung game against Korea ata yun, or Kazakhstan ata, biglang pumutok si
Diba si Gary si David. Si Gary David. Kailangan diba? Lang yung moment na yun eh. Pumutok siya. Oo, yung pang, kasi apparently ngayon, after two games, scouted na tayo very well. Alam yeah. na ng karamihan dyan na outside shooting yung panlaban natin. At yung mga marked men, no? Sina Jeff Chan, sina LA, sina Jason Castro. That's right. So baka lang, baka itong mamaya Argentina, baka makakuha na ng minutes itong mm-hmm. si Gary David. Yeah. Kaming ngayon. Okay, next. All right, let's read from Jerry Artilero. Sabi niya, good afternoon, mga idol. Tanong ko lang po kung may dugong Pinoy po ba si Ola Jogan. No, he does not. He's from Pero Nigeria. Pero mag-Tagalog siya, di ba? Pero super galing niya mag-Tagalog. He's Nigerian. Gayahin mo nga. Paano mag-Tagalog siya? Hindi ko kaya. Eh, di ba best friend mo yun? Well, we're good Saibigan friends. Kayo. We're good friends, yeah. Kinuha number mo? I have his number kasi. Finiture ko siya sa home court. Ako yung nagko-contact, syempre, di ba? Hindi totoo yung mga nakwento ni Snow. Pero hindi siya nagtatext. Where na you? Eat na you? Hindi naman. Ano naman gano'n. Yeah. Yung mga GM, mga forwarded. Walang gano'n ah? Hindi naman. Bait naman yung si Ole. Ito, kasi nakapaglaro siya, di ba, sa NLEX, sa D-League. So, pwede siya makapag-PBA? Hindi siya makapag-PBA, di ba? Pwede siya makapag-PBA as import. Oh, import. Oh, kasi sa D-League kasi, ang alam ko dyan, yung mga foreign players sa mga schools, pwede maglaro sa D-League kung yung buong team kasali. Ang ipapasok sa kasi di ba yung NLEX? NLEX, they're from Karamihan San Beda. They're Bedans. Or hindi naman lahat, but majority of your players... Kung nandun sa D-League, pwede mong isama yung ano mo. Foreign player foreign from player. The school. Oo. Kaya, eh, since yun nga, San Beda yung NLEX, kaya ayun, nakasama si Ola Adiogo. Yes. Okay. Tapos, sabi pa niya, saka po yung Korea, di ba, tinalo natin nung FIBA Asia. Di kaya pinag-iinitan nila tayo, kaya yung three Gilas Warriors natin, eh, ayaw nila palaruin. Idol na Copa fan sign po, thanks. I'll try to make one. Ingat and God bless always team PTV Sports. Idol Dennis parang CEO or executive boss. Para nga eh. You look so sana yung bank account ko, yun ang gusto ko eh. Yun ang sanang parang CEO. Okay, yung tanong niya about pinag-initan si niyan, si Andre Blatch, si sino ba yung dalawa? Si Jared Dillinger at saka si Gabe Norwood. Gabe. Eh, yung dalawa mukhang malabo yung Korea na ano yun. Kumbaga, ma-out sa lineup natin because matagal na dito yun eh, no? Yung three-year residency, eh, nag-comply na sila roon. More than 3 years pa nga sila dito. Mm-hmm. Baka yung Andre Blatch. Yeah. Kasi for our officials na magsabi na yung kanilang appeal is to allow si Marcus Dautit na kung mawala si Blatch, eh, pwede siyang paglaruin. Mukhang talagang sasabit. And ako, I believe na pwedeng pinag-iinitan tayo ng Korea. Because kung ikaw yung host, yung Korea, syempre, paghahandaan mo yung pinakamalakas, yung threat. Yes, for your team, for your country. Which one is the threat? Eh, apparently, dun sa Asian Games, syempre, isa tayo sa mga threat nila because tinalo natin sila ng ano. At saka, ang ganda na nilalaro natin nung ano, nung dalawang laro, kahit natalo tayo, Croatia and... Greece. Diba? So mas lalo tayong pag-iinitan ngayon ng mga Koreans. Pero sana i-consider niyo naman, no? Diba? Napaka-hospitable natin, daming Koreans dito. Yes, marami nga. They come here to study. Diba, basketball lang tayo, English. Oo, tsaka golf. Oh, and golf. Oh. That's true. Ang pinunta ng mga Koreans dito, yeah. No, alam mo, English, language and golf. And it's surprising when they come here to study English. Wala talaga silang alam. Zero. Kasi may naging classmate ako before. As in, zero knowledge. So, yeah. Tapos tayo naman, yung mga kabataan, mahilig sa Korean novela. Oh. K-pop? Yes. Uso-uso ngayon ang K-pop. Yun. Bait kami sa inyo. Yeah. Bait kayo sa amin. Basa pa tayo. CEO ah. Si Laurel ulit. Sabi niya, sayang po sila Matt Ganuelas at Chris Banchero dahil sana habang bata pa sila, nila Ray Parks, mas mag-improve sila at ma-discover sa international games. And si Greg, I think it's Greg Slaughter, no? Greg Slaughter. At Junmar Fajardo. Para mas magaling malakas sila at gumaling pa ng husto.
Well, with the way we're playing right now, and hopefully we can win the gold sa Asian Games, yes. I think in future ng basketball in terms of pagsali sa mga international competitions, mukhang makakuha ng maraming suporta. Ano? So, I think ngayon dapat na tayong, kumbaga, to be happy na rin sa lineup natin because lahat yan, nagsakripisyo na yan. Yeah, support. So, yung mga nababanggit ang mga pangalan siguro, baka sa future Gilas squad pa naman na eh. Oo, dahil yung ating team ngayon is the same team, they are the same players na nag-sacrifice ng Asian Games para tayo makaabot dito. Oo. Sa But stage I think it's also a preparation already eh. Oo. So that mas malakas na rin sila. Malay mo, di ba, sa 2019, kumakuha natin yung hosting ng FIBA World. Sigurado marami nang mag-signify ng malaking intention to be part of the national team. Oo. So good, magandang problema sa Philippine basketball because maraming pwede. Maraming nga. Di ba, maraming pwede i-consider. Okay. Uy! Whoops, sorry. I think that was my mic. Wala kami mahuli. Alright, basa pa tayo. Ito si Adrian Enriquez. Sabi niya, idol, mga ilang percentage ang laro ni Andre Blatch mamayas versus Argentina? Ako, I'm sure, yung puso, 100%. Yes, sure. And yan. And siguro yung physical, siguro mga 70 to 80% because of injury sa knee ata. Oo. Yung iniinda ni... Pero nakakabilib si Andre Blatch dahil talagang all out eh, no? Yeah, even with the injury. Considering na wala pang kontrata yan sa NBA. Wala pa siyang team sa NBA. Oo. Kung iba yan, medyo alam mo na, medyo may topak na ako eh, ayoko na rito kahit may kontrata ako, doon ako sa NBA. Oo, hindi, talagang siya. Tsaka kung let's say takot siya sa contract niya because he is kumbaga obligated na maglaro sa Gilas for the World Cup, eh medyo mag-aano yan, parang hindi niya bibigay lahat. Pero nakita niya naman, pilay na't lahat. He still gives his all. Oo. At siya yung nagdadala sa atin. Siya yung nakakatulong sa atin. Now, dun sa mga nagsasabi na, meron pa rin ganun, Nicole, meron tayo na-encounter na, hindi naman na, ba't kailangan pa na, hindi naman Pilipino. Oo nga, may diba? Mga ganun. Meron naman tayong Junmar, meron naman tayong Greg Slaughter. Alam niyo noong una, I had the same belief na kaya naman natin eh, kung one naturalized din lang naman, di ba, might as well go for an all-Filipino lineup. Pero, naisip ko rin naman na FIBA naman ang merong ganong rules. Oo nga, they allow na it eh. All countries are allowed to have one. Yeah, they privilege allow it. To have. Hindi naman mandated. Why not use it? Di ba? Oh. Pwede naman eh. Di ba? Tsaka meron naman gagastos. Tama. Meron naman nag-sponsor. Yes. Di ba? And yun nga, NBA caliber type of a naturalized player yung nakuha natin. And he was willing naman. He's willing. Nakita natin na talagang he deserves yung ibinigay nating citizenship sa kanya because talagang parang Pilipino at para sa Pilipinas yung ginagawa niya. So, well, we could be thankful for correct. What he's doing then for the it's, country. It's the system. It allows it. We are allowed to have one. All countries. All countries, are privileged to have an import. One a naturalized player. So, inaalala natin parang minamaximize natin yung privilege. Yes. Yeah. Okay. Alright, so let's read some more. Tayo. Okay? Ito, Idol Dennis, a beautiful Nicole. Na. Tanong ko lang po kung may trade sa San League. At ano po masasabi niyo sa lineup ng sa Gilas, Pilipinas? Pakibati po yung lahat ng Valiente and Orogo family. Okay, well, sa San Miguel right now, wala pang balita. No trades yet. Oo, pero yung kanilang practice, I believe middle of this month, hopefully pagka nakabalik na sila, makakuha tayo ng balita. And yung ating mga pagpunta sa mga gyms, talagang papanayin natin. Dahil bukod sa mga balita, meron kayo, ang dami nagtatanong kasi mga videos, pinupunta natin yung mga gyms. They want to see clips. So gagawin natin yan in the coming, pagkatapos sa FIBA World Cup. So, in the meantime, inabot na tayo ng oras, Nicole. Ayun pa, salamat. It's time to say our thank yous. We'd like to thank Mr. Giselle Desi for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. Rudy, you and Mr. Jay Lucer for our hookup watches. Thank you, Sir Mike, for our street couture shirts. And thank you very much to Mr. Amis Dumang for our amazing playground shirts and jackets. See you later, Amis. And hi to my mom, dad, Lola, and my sister. Love you guys. Kita ka ni Amis naman. Yeah, magkita ka ni Amis. Yeah, I will. Kumusta mo? Okay, ako naman, Giselle De Guzman, Mike Policarpio, Catherine Vino ng Globe Telecom. Maraming salamat sa pag-alaga sa amin nung nag-cover tayo nung
Globe Slipstream. And good luck sa inyo and kay Marlon Stockinger. Good luck. Mr. Ronald Olatre ng NLEX, maraming salamat din. Rene Pardo at Robert Non at Al Francis Chua no, ng San Miguel Group. Maraming salamat. And syempre sa aking wife, Queenie, I love you. Good luck sa iyong bagong work. My kids, Zian and Zoe. And kay Mami Base, maraming salamat kasi inaalalayan niya kami. And soon naman yung aking side, si Mami G at saka si Daddy Dan. Oh. Sama-sama kayo, tulong-tulong. So, in the meantime, hanggang dito lang po muna ang ating program, PTV Sports. Standby lang po kayo sa pinakamainit, pinakabagong balita sa News at 6. Kasamang sina Ralph Obina and si Miss Cathy San Gabriel, dalawa lang sila. At tatlo, si Attorney Mark Castrades, andito rin, hindi ka napansin na yun. So, kumpleto sila. Kumpleto si Ricardos, the trio, magkasama po mamaya sa ating news. At six, samantala, ako po si Dennis Prinsipe. Nicole Ramos. Ito po ang PTV Sports. Pasok na, news at 6.